tandaan nyo, ang babae, hindi kumpleto kapag walang toyo. Tandaan nyo, hindi kami magkakatoyo kung walang nagsimula. Ito yung mga reasons kung ba't may toyo ang babae. Number one. Okay. Hindi ka kasi maririnig yan eh! You're goddamn right. Toyo! Toyo! Ngayon, malalaman nyo na yung dahilan kung bakit kami may toyo. Yan sinasabi nyo, toyo na yan. Okay? So, kung gusto nyo malaman ng dahilan at gusto nyo malaman kung ano-ano mga cheche boreche na yan, keep on watching! Okay, number one reason ng mga babae kung bakit may toyo. Kayong mga babae, bigla-bigla na lang kayo nagagalit. Tapos kapag tinanong namin kayo, sasabihin nyo, wala! 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 Buisit! Buisit talaga! Buisit! What the hell? Ang problema mo? Wala! Wala akong problema! Okay, hindi naman kami bigla-biglang nagagalit ng walang dahilan. Insensitive lang talaga kayo! Naku! Akala nyo okay, wala kayong ginagawa. Akala nyo okay, ganyan ang mga lalaki. Napakahina ng instinct nyo! May mga ginagawa kayo na hindi nyo alam na nakakabuisit na. Kagaya ng pagsabahay, di ba? O yung tipong pagod na pagod ka na ba? Ang animal, hindi man lang makaramdam na kailangan yung kumilos, di ba? O, di ba? Aminin mo yan! Nakakabuisit talaga yung mga ganyan, di ba, girls? No comment. Di ba? Next! Oh, sige, side daw niya. Gusto niya ng side niya. Eh, hindi naman kami kasi manghuhula eh. Oo, nandun kami pero hindi din namin alam minsan na meron na pala kaming ginawang mali. Kaya, siguro, kaya siyempre nakaka-trigger talaga yung ganun sa part ng mga girls. Pero most of the time, kaming mga lalaki, hindi namin alam meron na pala kaming nagawang mali. So, suggestion, bago muna kayo i-unleash yung demon sa ulo nyo, sabihin nyo muna sa amin. Eh, hindi nga kasi ganun ang mga babae. You have to learn, you have to be sensitive with your partner. Di ba, girls? Di ba, gusto namin ma-realize nyo on your own. Siya, sige. Okay, next! Number two, Don Lord! Okay, number two. Ito, paulit-ulit ko na lang sinasabi talaga to at na-mention ko na rin to sa mga huling vlog. Number two na bakit tinutoyo ang babae is wala kayong decision making. Lalo na kung ano at saan kakain. Meron bang restaurant na bahala ka na or kahit ano? Yan naman kasi, aminado kami niyan. Pabago-bago talaga kami ng isip kasi nga, marami kaming iniisip muna. Parang, ito bang ano mo to? May cravings kami, mga babae! Ayan, lalo na kung magkakameron kami, ganyan! Marami kaming gustong kainin pero hindi natin alam. So, kaya nagiging indecisive kami in terms of food, ganyan. Tapos,
life naman, syempre, bago kasi kami mag-desisyon, syempre, iniisip namin yung pros and cons. Kasi kayong mga lalaki, tira lang ng tira, ng tira lang ng tira, hindi alam ang ano, hindi iniisip yung mga pwedeng mangyari. Ayan, diba? Pero, babae lang ng babae, hindi alam kung anong mangyayari. Meron kasi dyan, bayari, magde-date kayo, kagaya namin. Hanggang ngayon naman, nagde-date pa rin kami. Kaso nga lang ang problema, sasabihin ko sa kanya, oh Han, meron akong extra cash, kahit tayo sagot ko. Sabihin niya, sige saan? Sabihin ko, ikaw bahala ka. O, dyan na tayo. Ayoko dyan. Eh, kasi nga, diba? O, sige, dito tayo. Ang pangit dyan. Kasi nga, may cravings kami. Tsaka minsan, iniisip namin, kaya namin kayo tinatanong, it's because, baka yun, diba, may masabi kayo na, ay, ito pala yung gusto namin. Ganun, diba? Mas maganda na lang, bumili na lang kayo ng manok sa tatay ko, luto mo lang sa bahay. Ayun, sige, next! Okay, number 3. Number 3. Ang hilig niyong magsimula ng away kahit wala namang dahilan. Na, hindi ko alam kung saan ang gagaling yung galit. Well, Liz! Ano ba? Laro ka naman ng laro? Manood naman tayo ng Netflix! Bakit nakakalaro ng laro magabong magdamag walang katapusan? Opko eh, bakit ba? Wala naman tayo Netflix. Okay, yun sinasabi ko may dahilan. May dahilan talaga yan. Alam mo minsan kaya kami nagsisimula ng away is get your attention! Kasi naman, lalo na kung, halimbawa, maghapon, magdamag, hanggang madaling araw, naglalaro kayo na may babe time, ganyan, diba? Honey time, ganyan, diba? Parang, kasi kayong mga lalaki, kapag naglalaro kayo, in the zone kayo, ganun! Hindi nyo iniisip kung anong ilang oras at ilang araw na pala kayo naglalaro, imbis na naglalambing ng ayun. Wala, napunta kay Call of Duty, kay Toshima, ayan, sa kanila na napunta lahat. Sino si Toshima? Sino ba yun? Yung Toshima. Si Ghost of Toshima, hindi Toshima. Lugar yung Toshima, hindi okay. Yung person. Ayun na nga. Kasi kayong mga lalaki, hindi na kayo sweet, hindi na kayo, alam niyo yun, you really have to find time for your lover, to your partner, hindi yung puro barkada lang ang barkada, inom dito, laro dito. Wala, hindi na ako na inom ha, baka naman. Yun, dapat kasi, andali! You have time for your love, that's. Ako naman kasi, maliit pa ako, mahilig na ako sa games. So, kumbaga, wala naman pumipihil sa iyo maglaro. Ang sinasabi lang namin is you have to balance your time. 'Di ba, girls? Oh. Huwag ka muna explain 'yan. You will never understand. Yan lang gusto kong gawin. Number 4, kung bakit nagkakatoyo ang mga toyogang, ubod ng tagal niyong kumilos. Isa yan sa mga naka-flat na schedule ko. Eto. Han, bilis ako. Alauna na. Sandali! Eto, mag nag-ubo to, siguro mga 15 minutes, 20 minutes. Magkikilay lang yan.
Kulang-kulang kalahating oras. Oy, ang okay mo ah. Wala pa yung makeup niyan. Nakuubos na naman ng half an hour. So, ako tapos na. Kaya pinapauna ko siya eh. Matagal talaga silang kumilos. Ewan ko. Wow, nagsalita. May... Ikaw nga, hindi ka nagme-makeup pero para kasi Cinderella. Ang tagal-tagal mong kumilos. Ang suggestion ko dyan, kapag ganun yung partner nyo, eh, paunahin nyo sila. Ngayon, kapag natatapos ka sila, nakikita nyo yung nagsasapatos na ka sila, dyan na kayo maligo. Sakto yun! Oh, tapos! Tapos na kami, hindi pa rin kayo tapos. Man. Basta ganun yun, ang tagal kasi nilang kumilos. Dapat, alam mo kung meron kayong banyo na dalawa, isa kayo. Para sabay kayong sabay kayong oras maliligo. Tapos, hindi, wala kang hihintayan. Di ba? Whatever. Well, yan naman sa pag-aayos na yan. Eh, syempre, kaya kami nag-aayos. Not only because sa aming sarili. Siyempre, para din sa aming partner. Gusto nyo ba? Pag nakita kayo ng mga former friends, former classmate, ay, ano ba yung napangasawa ni Lord? Mukhang putong lupa. O, gusto mo ba yung ganon? Ano ba naman niya? Diba? Siyempre, mas masayang pakinggan yung, uy, tol, chicks yun napangasawa mo, ah. O, diba? Ano mas gusto mo? Kutong lupa o chicks? Siyempre doon ako sa chicks. O, oh, diba? Sa kutong lupang chicks. Siyempre, diba maganda yung ano, maliwalas yung itsura ng kasama mo. Diba? Oo, oh, nandun naman ako. Hindi ano ha, disclaimer lang po, hindi po ako ano dun sa mga taong hindi nag-aayos ng babae. May mga ganun kasing babae na hindi talaga pala ayos. Pero, sa akin kasi, sa version namin dalawa, ako, napaka-vain ko. Alam mo yun? Ang makeup kasi sa akin, para bang siyang, ano, spa. Yan! Nag-relax talaga ako pag mini-makeup ko siya. Parang sanctuary ko siya. So, sanctuary. Next time. Yay! So, hindi. I mean, kidding aside, talagang ano sa akin, talagang yan ang aking spiritual guide. Yun! Diba? Paninja. Yung mga girls dyan na mahilig mag-makeup, mag-kung ano-ano, mag-ayos. Ay, pack up na tayo dyan, diba? Kasi, kailangan talaga maganda tayo, diba? Kahit mommy na, kahit ano, kailangan, mukha tayong presentable, diba? Siguro hindi naman sa nagme-makeup, mukhang presentable, diba? Okay, so pag alas tres ang lakad nyo, pag ganito yung partner nyo, nagme-makeup, 12 pa lang, paliguin nyo na. Oo, okay. Nag-aalat naman ako ng time. Mga 1.5 hours lang naman. Grabe ka naman. So, next. So, ito, number 5. Kung last but not the least. Oh, last but not the least. Number 5, 5. Bigla na lang kayong nagagalit ng walang dahilan. Out. Top nowhere. Parang nagsusungit. Well, okay, oh, out of nowhere. Eh, ang tanong ko naman sa inyo, nung nagsusungit kami, natanong nyo ba kung anong nararamdaman namin? Baka kasi may nararamdaman kami, kaya kami masungit. Lalo na yung mga nagkakamarabit ng magkaroon. Ako, tsaka, kakaumpisa pa lang, alam nyo, marami kasi kaming mga babaeng nararamdaman. We deserve everything because we have all the kinds of pain in life. Diba? Diyos ko, buong buhay mo, pagdadaanan mo ang sakit sa puson. Diba? Tapos, after nun, diba, dadaan naman ang process ng panganganak. Diyos ko, only pain tayo doon. Kaya, kaming mga babae, magsusungit kami minsan kasi, iba yung nararamdaman namin. Pag magkakameron na kami, lahat ng parte ng katawan namin masakit. Boobs, puson, likod, malakang, nako, name it, nandun na lahat. Talagang ano, masakit. Masakit na masakit. Kaya kami nagsusungit. So, better yet, dapat, pinapamper nyo kami, diba? Dapat,
kayo nang gumawa ng mga bagay na hindi namin nagagawa pag meron kami. Hindi, ganun yung guys, for guys na hindi maintindihan ng mga babae, hormonal po yan. Totoo, hormonal yan. So, panahon pa ni Adam and Eve. Andyan talaga, nasa ang loob namin, inner demon. Ay, demon. Inner demon, nandyan yan. Inner demon. Inner demon, nandyan yan. Tapos, bigla siya lalabas kapag marami talagang magkaroon. So, kaya kami nagsusungit. So, intindihin nyo na lang kami. Parang awa nyo na. Please. Okay. Yun nga pala. Yan. Kung yung inner demon na sinasabi nyo ganyan. Naalala, kwento ko lang. Yung dating work ko sa real estate, shoutout nga pala kay Sir Van, ninong namin yan. Nung pumasok ako doon, lahat ng grupo niya lalaki. Ang tawagin yun, kings. So halos lahat kami doon lalaki, dalawa lang ang babae. Si Mami Sis, tsaka si Faye. Pero lahat kami lalaki, lahat kami kalbo. Tinanong ko doon kay Sir Van, sabi ko, Sir Van, bakit ba ang kings eh, lahat lalaki, ayaw mo ng babae? Ang babae kasi sakit sa ulo! Ang babae daw sakit sa ulo, in towards sa actually, sa business ba? Hindi, aminado naman ako doon, kahit ako, ayoko din naman ng boss na ang boss ko ay babae din. So, kailangan opposite, kasi magka-clash talaga, magka-clash dyan! Diba? Tapos nyo, napansin ko noon, tumagal ako doon sa grupo ni Sir Van, mas madali na nga lang kontrolin yung lalaki kaysa sa babae. Kasi syempre, totoo din yung sinabi ni Madam na, ang sakit ng balak ng kumilusin. Ayun, ganun. Ang lalaki, ang sumasakit lang dyan, itlog. De, joke lang. Ayun nga, kumbaga mas maganda yung flow daw sa business kapag ang grupo mo ay puro lalaki. Yun lang. No gender shit. Ano dito ha? Baka naman sabihin nyo, sexist ako. Ay, yun. Sinasabi ko lang experiences ko. Okay. Dumating na naman po tayo sa katapusan ng ating video. And I hope na may natutunan kayo tungkol sa mga babae kung paano nyo kami handlein sa mga panahon na meron talaga kaming siopa! So, ganyan talaga kaming babae. Mahirap kaming explain. Maraming dahilan, pero minsan, totoo yun, may saltek or may toyo lang talaga kami. So, well, ganyan talaga ang buhay. Kaming mga babae, ay, may ganyan. So, kayong mga lalaki, pinanganak para kami, ay, intindihin. Dahil buong buhay naman namin, na iniintindi namin kayo. Diba? I agree. Diyos ko, sumasakit talaga ang ulo ko para bang ano? Para bang tatlo yung anak ko? Ganon! Diyos ko po. Ay, ikaw, the Lord, any short message bago natin siya i-let go? Totoo naman yung hormonal shit na yan. Pero, nangyayari lang naman yan na sabihin mong isang beses sa isang buwan. Kasi nga, siyempre may changes sa katawan niyan eh. So, ang effect niyan is lalabas talaga. So, tayo mga lalaki at tayo mga shock absorber niyan. So, dapat tibayan niyo lang yung sikmura niyo. Wow! Tibayan ng sikmura? Talaga ba? Alam mo ba ibig sabihin nun? Oo! O ano? Ano? Tibayan niya! Tibayan ano? Kapag ano? Patayan, kaya kailangan sikmura mo, matapang, ganun. kasabihan. Ang ibig kong sabihin, yung tolerance nyo. Ayun, tolerance. Kasi, kumbaga kasi, yun nga. Ganun talaga. Yun ang nature doon. So, kung ayaw nyo nung ganun, di huwag kayo mag-girlfriend. Alone forever kayo. Mag-boyfriend na lang kayo. Same goes sa mga babae. Kung ayaw nyo na mag-girlfriend, kung magwapong asawa. At ay, Diyos poging, ko po! Uy, huwag kayo lang ka, matakot ka sa sinasabi mo. Kung ayaw nyo ng gamer na laging nasa bahay, huwag kayo mag-boyfriend. Doon kayo sa mga
doon kayo sa mga hindi loyal. Oh, hindi lahat ng gamer loyal, ha? Okay. Walang sinasabi. That, ay, gusto mo ba? Ilabas ko. Sige. Labasan tayo. Okay. So, kami po ay magpapaalam na mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel. And I hope na enjoy nito itong aming video. So, subscribe na kayo dyan. Like and share our video. So, hope namin makita pa namin kayo sa aming mga susunod na video. So, the Lord, paalam na tayo. It doesn't matter.